si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH at Sintax Coalition layong tugunan ng alcohol consumption sa bansa. Senado, itinuloy ang pagsampa ng contempt kay Alice Gu. PBBM sinang-ayunan ng pag-aalok ng pabuya sa pagbibigay ng lokasyon ni Kibuloy. COMELEC Chief George Garcia, itinanggi ang alegasyong marami siyang foreign bank accounts. Bagong transit launch pinasinayaan sa NAIA. Tatlong tauhan ng PCG sugatan sa insidente ng firecracker disposal sa Zamboanga. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Sa pagsisikap na labanan ang masamang epekto ng pag-inom ng alak sa bansa, nakiisa kamakailan ang Department of Health o DOH sa Sintax Coalition sa isang forum na may temang alcohol tax itaas upang isulong ang mas mataas na buwis sa alcohol sa Quezon City na dinaluhan ng mga kinatawan ng media at public health advocates. Ayon sa kamakailang datos mula sa Global Burden of Disease Health Metrics, ang pag-inom ng alcohol ay isang malaking kadahilanan ng panganib sa higit sa 27,000 pagkamatay sa buong bansa. Ayon naman sa 2023 Health Promotion and Literacy Longitudinal Study ng DOH, malaking bilang ng mga nasa hustong gulang ng Pilipino ang naniniwala na ang katamtamang paggamit ng alcohol ay ligtas o malusog, kung saan ito ay salungat sa datos mula sa World Health Organization na nagbibigay diin na ang pag-inom ng alak sa anumang antas ay nagdadala ng panganib. Kaugnay nito, isinaad ng DOH ang pagsulong ng mga patakaran upang bawasan ang pinsalang nauugnay sa alkohol at itaguyod ang kalusugan ng publiko. Ibinahagi ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang matagumpay na paglulunsad ng e-PhilHealth upang mas mapabilis at masaayos ang serbisyo para sa mga miyembro nito. Bahagi ni PhilHealth President at Chief Executive Officer Emmanuel Ledesma, ang hakbang na ito ay bilang tugon sa hangarin ng gobyerno at sa patuloy na pagsulong nito sa digitalization. Maaari nang ma-access ang mga PhilHealth members ang bagong membership portal kung saan maaari na ring magrehistro sa consulta package na alok nito. Bunsod ng mga issue sa mga pabahay sa Bulacan, ay kamakailang nagsagawa ng inspeksyon ang National Housing Authority para masigurado ang pagsugpo ng mga problema, partikular sa seguridad ng mga residente. Ang detalye tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Kamakailan lang ay agad na tumugon ang National Housing Authority o NHA sa mga hinaing ng mga benepisyaryo ng pabahay sa Bulacan. Ang pagbisita at pag-inspeksyon sa mga resettlement sites sa probinsya ay alinsunod sa direktiba ni NHA General Manager Jobentay. Isa sa mga isinagawang aksyon ay ang pag-obserba sa katayuan ng mga proyektong pabahay at higit sa lahat ang kalagayan ng mga pamilyang nakatira rito. Siniguro ng ahensya na mabigyan ng agarang aksyon ang mga isyong may kinalaman sa seguridad ng mga residente. Layon din ng inspeksyon na ito na masigurong magkakaroon ng magandang pamumuhay at asensadong komunidad ang libu-libong pamilyang benepisyaryo ng ahensya. Kaya naman, isa-isang inikutan ng mga kawaniin ng NHA ang mga proyektong pabahay sa Pandi, Bulacan. Sa kanilang pag-iikot, napagalaman na ilan sa mga isyu na kinahaharap ng mga benepisyaryo ay ang kawalan ng tubig at kuryente. Bukod dito ay pinoproblema rin ng ilan ang pagkansela ng award at amortisasyon ng mga benepisyaryo sa nasabing lugar. Sa kasalukuyan, inaaksyonan na ng ahensya katuwang ang Bulacan LGU ang mga naturang issue sa lugar. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network.
Sa patuloy na pagdinig ng Senado, dahan-dahan nang naungkat ang mga anomalyang kaugnay sa katauhan ni suspended Bambam Tarlac Mayor Alice Buo. Mula sa pagkakasangkot sa Pogo hanggang sa kanyang pagkakakilanlan ay unti-unting sinisiyasat sa Senado. Alamin na detalye sa balitang ito. Nakadismaya dahil pang-apat na hearing na natin to at inibitahan natin itong mga mahalagang resource persons para mabigyan sila ng pagkakataon, magpaliwanag, ibigay yung kanilang opinion, ibigay yung kanilang side. At yung ibang mga personalidad dito, nag-issue na tayo ng supina, pero parang walang respeto na ibinibigay sa institusyon. Yan ang pahayag ni Senador Sherwin Gatchalian sa hindi pagdalo ni suspended Bambam Tarlac Mayor Alice Guo o Gowa Ping, pati na rin ang mga nasasangkot na personalidad ukol sa operasyon ng Pogo Hub upang linawin ang kanilang panig sa kabila ng supina na inisyo ng komite. Ayon kay Gatchalian, indikasyon ito na ang kanilang kampo ay umano'y guilty sa mga alegasyong kanilang kinakaharap. Binigyan din niya na ang pagkukusang magpahayag ni Alice Guo sa mga media interviews, ngunit hindi makadalo sa bawat pagdinig na kanilang kinabibilangan. Hindi rin pinalampas ni Senate President Pro Tempore Jingoy Estrada ang dahilan ni Guo sa kanyang di pagdalo. Base sa pinadalang sulat ni Guo, wala umano siya'y maipresentang medical certificate bunsod ng takot na maranasan din ang kahihiyang kanyang napagdaanan. Ayon kay Estrada, ang kanyang dahilan ay hindi katanggap-tanggap at nagpa siyang ituloy na ang warrant of arrest laban kay Guo. Itinuloy na rin ni Senador Risa Ontiveros ang pagsampa ng contempt kay Guo. Ayon sa Senador, kasama sa nasampahan nito ang iba pang sangkot na mga umano'y incorporator ng mga kamakailang na raid na Pogo Hubs. Ukol naman sa pagkakakilanlan ni Guo, base sa National Bureau of Investigation, sisiyasatin pa nila ang iba pang Alice Guo upang mas mapaigting pa ang imbestigasyon sa malawakang kaso ng Pogo sa bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Nagpapatuloy ang epekto ng Intertropical Convergence Zone o ITZZ sa Timog Luzon, Visayas at Mindanao. Partikular na binabaybay ng ITZZ ang mga lugar ng Palawan, Occidental Mindoro, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Barm, Soksarjen, Misamis Occidental, Lanao del Norte at Davao Occidental. Habang bahagyang mga pag-ulan naman ang mararanasan sa Bicol Region, natitirang bahagi ng Mimaropa, Visayas at Mindanao. Susunod sa News Force. PBBM tiniyak na susuporta sa mahigit 3 milyong katao ang konstruksyon ng Upper Wawa Dam. MMDA nakiisa sa paghahanda ng PSA para sa 34th National Statistic Month. PBBM sinang-ayunan ang pag-aalok ng pabuya sa pagbibigay ng lokasyon ni Kibuloy. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Pabor si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kamakailang inanunsyo ng Department of the Interior and Local Government o DILG na 10 milyong pisong pabuya sa makakapagturo ng tinataguan ni Kibuloy. Ito ang pahayag ng Pangulo sa isang ambush interview sa impounding ceremony ng Upper Wawa Dam sa Montalban, Rizal. Hinamon din ni Pangulong Marcos na magpakita na lamang si Kibuloy para harapin ang mga kasong sinampa sa kanya. Si Kibuloy ay nahaharap sa kasong qualified human trafficking, child abuse at iba pa. Kaugnay nito ay pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang impounding ceremony ng Upper Wawa Dam sa Rizal na pagtitiyak niya malaki ang matutulong sa supply ng tubig sa lugar. Para sa detalye, narito si Francis Riudike.
Mahigit na 700 kabahayan o tinatayang 3.5 milyong katao. Ito ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maseserbisyuhan ng Upper Wawa Dam sa Montalban, Rizal. Ito ang kanyang pahayag sa kanyang talumpati sa impounding ceremony ng nasabing dam na pangalawang yugto ng Wawa Bulk Supply Water Project. Ayon pa sa Pangulo, sa sandaling matapos na ang konstruksyon ng Upper Wawa Dam, kaya nitong makapag-produce ng 438 million liters hanggang 710 million liters kada araw. Masusuportahan umano nito ang Angat Dam dahil sa karagdagang supply ng tubig sa Metro Manila. Pinag-utos naman ni Pangulong Marcos sa kumpanyang namamahala sa dam na makipagtulungan sa DNR upang maprotektahan ang mga watershed sa Upper Wawa Dam. Kabilang din ang gawing prioridad ang reforestation at biodiversity preservation sa Upper Marikina River Basin Protected Landscape. Ayon pa sa Pangulo, kailangan pa ng mas maraming multipurpose dams, hindi lamang para sa household consumption, ngunit pati na rin para sa irrigasyon, power generation, flood control, aquaculture at iba pa. Panawagan pa niya sa mga dam operators, i-maximize ang kapasidad ng mga dam at pasilidad para sa pag-produce ng renewable energy. Francis Riudike, nag-uulat para sa One Media Network. Sa nalalapit na araw ng State of the Nation Address o SONA, ay binahagi ng Philippine National Police o PNP ang plano nito para tutukan ang seguridad. Para sa bukod pang impormasyon, makibalita kay Danizel Lopez. Bilang paghahanda sa seguridad ng publiko sa ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay ibinahagi ng Philippine National Police o PNP na nakatuon ang mga magiging plano nito sa Batasang Pambansa Complex, kung saan ipapadala ang 6,000 kapulisan sa paligid nito at 22,000 pulis naman para sa pagbabantay sa SONA. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, bagamat walang pagbabanta na natatanggap ang ahensya ukol sa SONA, ay patuloy pa rin itong nakikipag-ugnayan sa ibang law enforcement agencies. Ibinahagi rin ni Fajardo ang planong pagre-reroute kung saan pinag-iisipan ng ahensya ang magiging bantay seguridad sa kahabaan ng Commonwealth Avenue maging sa paligid ng Batasan Complex. Danizel Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Nitong kamakailan lang ay nakiisa si Department of Health o DOH OIC Assistant Secretary Dr. Albert Domingo sa isang international panel discussion ukol sa universal health coverage, digital health at ang patient experience na ginanap sa International Healthcare Week sa Bangkok, Thailand. Dito inilahad ni Assistant Secretary Domingo sa kaganapan ang mga inisiyatiba ng bansa upang pahusayin ang pamamahagi ng primary healthcare services na pinakamalapit sa mga pamilya at komunidad. Kabilang din dito ang mga programang pangkalusugan, bagong Pilipinas mobile clinics at mga pasilidad ng bukas centers upang palawakin ang access sa mataas na kalidad ng pangangalagang pangkalusugan sa Pilipinas. Alinsunod sa 34 na taong pagdiriwang ng National Statistic Month sa buwan ng Oktubre, nakiisa ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa paghahandang isinasagawa ng Philippine Statistic Authority o PSA. Ang okasyon ngayong taon ay may tema na Advancing Data and Statistics through Digital Transformation, a Road to Empowered Nation. Ang kolaborasyon ng dalawang ahensya na ito ay nagpapakita ng kanilang pagpapahalaga sa wastong koleksyon at paggamit ng datos, estadistika at impormasyon para maisagawa ng maayos ang mga programa ng gobyerno. Isiniwalat ng Philippine Business for Education o PBED na isa sa mga suliranin kaya nahihirapan makatanggap ng trabaho ang mga K-12 graduates ay dahil sa hiring policy ng pamahalaan at pribadong sektor. Para sa detalye, narito si Francis Riudike. Ayon sa survey ngayong taon ng Philippine Business Education o PBED na kinabibilangan ng halos 300 kumpanya, lumalabas na 4 sa 5 kumpanya dito ay payag na mag-hire ng mga senior high school graduate.
Ngunit kasabay nito, dalawa lamang sa limang kumpanya ang may nakahandang polisiya para tuluyang mabigyan ng posisyon sa trabaho ang nasabing graduates. Kaya naman sa isang press con sa Malate, Manila, nanawagan ng PBED sa pamahalaan at mga kumpanya na isaayos ang hiring policies pagdating sa mga K-12 graduates. From the business sector din, kailangan din baguhin yung mindset and kailangan din baguhin yung hiring practices to focus on hiring based on competencies and not the diploma. Aminado ang PBED na mahirap itong maisakatuparan, ngunit paggigiit ni Ragas, isa ito sa dapat baguhing mindset upang mas makapagbukas ng maraming oportunidad sa trabaho para sa mga K-12 graduates. Ayon pa sa PBED, ang pagresolba ng issue sa basic education ay tuluyan ding makatutulong sa higher education o kolehiyo. Na-realize namin, ang problema po ng higher education, ng mga lumalabas sa college natin, nagsisimula sa basic ed. Pabor din ng grupo sa kamakailang pinahayag na plano ni incoming DepEd Secretary Senator Sonny Angara na pagtutok sa basics tulad ng pagbasa, kahusayan sa agham at matematika. Sentimiento pa ng PBED sa bawat pagbabago sa administrasyon ay nababago rin umano ang mga prioridad sa edukasyon. Kaya naman panawagan nila ipagpatuloy lamang ang isinasagawang programa at pag-aaral upang mas mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Francis Ryudike, nag-uulat para sa One Media Network. Araw ng Webes, 11 ng Hulyo, muli na namang nagsagawa ng kilos protesta ang grupong Alyansa Bantay Kapayapaan at Demokrasya, katuwang ang ilang organisasyon sa iba't ibang panig ng bansa. Ito ay alinsunod sa patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, kung saan hinihikayat nila na makiisa ang mga motorista sa pamamagitan ng pagbusina. Ang kaganapan, yan ang tinutukan ni Princess Castro. Nagsagawa ng isang noise barrage ang iba't ibang organisasyon sa pangunguna ng Alyansa Bantay Kapayapaan at Demokrasya o ABKD dito sa Liwasang Bonifacio sa Maynila bilang pakikiisa sa mga kasundaluhan sa West Philippine Sea. Ito rin ay isang pagkilos alinsunod sa bisperas ng paggunita bukas, 12 ng Hulyo, sa 8th anibersaryo ng pagkapanalo ng Pilipinas sa Permanent Court of Arbitration sa Netherlands noong taong 2016. Sa naganap na pagkilos ay hinikayat ng mga grupo ang mga motorista na makiisa sa panawagang ito sa pamamagitan ng pagbusina ng kanilang mga sasakyan. Busina po para sa West Philippines! Sa panig naman ng mga rallyista, kanilang isinisigaw ay kapayapaan at hindi digmaan. Ito'y bilang kanilang panawagan sa China na itigil na ang pambubuli sa mga Pilipino sa West Philippine Sea. Ito po ay pagpapaalala sa bandang nating mga kababayan na meron pong tumitindig, meron tumatayo para sa ating mga kasundaluhan, para sa ating gobyerno, para sa pinaglalaban natin sa West Philippine Sea. Kasabay ng kilos protestang ito ay ang paglagdan ng iba't ibang peace organizations sa iba't ibang panig ng bansa para sa isang resolusyon na layong ideklara ang buwan ng Hulyo ng bawat taon bilang West Philippine Sea Awareness Month. Ang resolusyong ito ay kanilang isusumite sa Malacanang para ipaaproba kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samantala, makikita rin ang mga inihandang props ng mga nagprotesta tulad ng pamaypay na sumisimbolo na mag-cool down o palamigin ng China ang tensyon sa pinag-aagawang teritoryo. Bukod dito ay may mga ginawa rin silang bangkang papel bilang representasyon ng Coast Guard ng Pilipinas at ng China. Nagpalipad din sila ng mga kalapati bilang simbolo ng pagsulong sa kapayapaan ng bansa. Sa pagtatapos, patuloy anila ang mga pagkilos sa mga susunod pang mga araw at buwan at hindi lamang limitado sa Kamaynilaan. Nakaangkla rin ang mga kilos protestang ito ng mga grupo sa layunin at mga aksyon na isinusulong ng Administrasyong Marcos patungkol sa laban sa WPS. Mula rito sa lungsod ng Maynila, Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network.
Samantala, pinabulaanan ni Commission on Elections o COMELEC Chairperson George Garcia ang mga delegasyong siya'y may-ari umano ng maraming foreign bank accounts. Ito ay batay sa pahayag ni Sagi Partylist Representative Rodante Marcoleta kung saan may isang opisyal umano ng COMELEC ang nagmamay-ari ng kabuuang 49 na offshore accounts at mga ari-arian sa ibang bansa. Paninindigan niya, wala siyang kahit isang foreign account. Inamin naman ni Garcia na tanging Japanese at Korean visa lang ang hawak niya at itinanggi ang mga umano'y ari-arian sa United States, China, Hong Kong at Singapore. Susunod sa News Force. NTF-ELCAC pinaigting ang balikloob program sa Cagayan upang suportahan ang pagbabago ng mga dating rebelde. Bagong transit lounge pinasinayaan sa NAIA. BI inaresto ang Russian national na DJ sa isang club sa Pasay City. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News 4. Isang bagong transit lounge ang binuksan sa Nino Aquino International Airport o NAIA Terminal 1 na pinamunuan ng Manila International Airport Authority o MIAA at Philippine Airlines o PAL. Matatagpuan ito sa pre-departure area na katabi ng OFW lounge. Ang bagong lounge ay mayroong inuming tubig at kape, mobile phone charging station, flight departure monitor at television. Pamamahalaan ito ng MIAA habang katuwang ang PAL upang makapagbigay ng amenities gaya ng shower facility para sa mga pasahero. Kapayapaan at kaunlaran. Yan ang layunin ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC para sa mga dating rebeldeng nabibilang sa balikloob program sa lugar ng Cagayan Valley. Ang buong detalye tutukan sa balitang ito. Buong suporta ang inihandog ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC sa mga mamamayang napapabilang sa balikloob program magmula noong sila'y tumiwalag sa rebeldeng grupo. Kaugnay sa nasabing inisyatibo ang lokal na unit ng pamahalaan ng Gataran sa Cagayan at iba pang organisasyong pangkapayapaan. Kasama dito ang pagpapatupad ng ECLIP o Enhanced Comprehensive Livelihood Program sa ilalim ng Executive Order No. 70 o ang pagsasabatas ng Whole of Nation Approach kung saan layo nito maghandog ng pagkakakitaan ang mga mamamayan. Dagdag pa rito, kanilang prioridad ang pagkakabuklod ng pamayanan na magkaroon ng payapa at masaganang lipunan para sa mas maunlad na bansa. Nakatanggap din ang mga batang agda rito ng relief packages, mga damit at libro bilang bahagi ng Community Support Program. Ang Balikloob Program ay isang komprehensibong aksyon kung saan layo nitong ireforma ang kasanayan ng mga taong naging sangkot sa mga paglabag kung saan sila'y sasanaying maging matapat na miyembro ng lipunan upang maging bahagi ng pagbabagong inaasam ng bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Upang isulong ang kampanya sa ligtas at seguridad na daan, ay matagumpay na inumpisahan ng Land Transportation Office o LTO ang seminar ng LTO sa barangayan sa Marikina City. Ang kaganapan alamin kay Daniza Lopez. Sa patuloy na pagsulong ng Department of Transportation o DOTR at Land Transportation Office o LTO sa kampanyang Road Safety, ay matagumpay na inilunsad ang LTO sa barangayan sa Marikina City. Ang seminar na ito ay nakatuon sa pagtatalakay ng mga dapat tandaan sa kalsada, kabilang na ang ilang mga paalala na nagsisilbing gabay sa bawat motorista. Ayon sa LTO, ito'y isang whole of community approach kung saan layo nitong iabot sa mga komunidad ang tamang disiplina sa daan at batas trapiko upang maiwasan ang aksidente.
matatandaan na nakitaan ng LTO na ang reckless driving at road rage ang mga pangunahing sanhi ng mga aksidente sa daan, kung kaya't nais nitong ipabatid sa publiko ang kahalagahan ng road safety. Nananatili naman ang kampanya na ito ng DOTR at LTO bilang bahagi ng advokasya na mabawasan ang bilang ng mga road accident. Danza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Inaresto ng Bureau of Immigration o BI ang isang Russian national na DJ sa isang club sa Pasay City kamakailan. Base sa ulat, ang suspect ay kinilala bilang si Andrei Umansky na inaresto dahil sa expulsion order ng bansang Russia. Ayon kay BI Intelligence Division Chief Fortunato Manahan Jr., patong-patong na kaso gaya ng overstaying, altercations at assault ang inilabag ng dayuhan kung kaya't napatawan ito ng deportasyon noong taong 2023. Para naman sa kanyang nalalabing deportasyon, itinungo muna sa Camp Bagong Diwa ang dayuhan. Tatlong miyembro ng Philippine Coast Guard o PCG ang nasugatan sa pagsabog dahilan ng insidente ng firecracker disposal sa barangay Kabatangan sa Zamboanga City nitong kamakailan. Isang PCG enlisted personnel na mayroong ranggong Petty Officer 3rd Class o PO3 ang malubhang nasugatan, habang dalawang tauhan na may ranggong PO3 at Seaman 1st Class naman ang nagtamo ng minor injuries. Naganap ang nasabing insidente sa pagtatapon ng mga nakumpiskang paputok sa barangay Tetuan noong 29 ng Hunyo. Agad namang dinala ang mga biktima sa kalapit na ospital para sa medikal na atensyon. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, DOH at Sintax Coalition, layong tugunan ng alcohol consumption sa bansa. Senado, itinuloy ang pagsampa ng contempt kay Alice Gu. PBBM, sinang-ayunan ng pag-aalok ng pabuya sa pagbibigay ng lokasyon ni Kibuloy. COMELEC Chief George Garcia, itinanggi ang alegasyong marami siyang foreign bank accounts. Bagong transit launch, pinasinayaan sa NAIA. Tatlong tauhan ng PCG, sugatan sa insidente ng firecracker disposal sa Zamboanga. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/onemedianetwork. Ako si Jade Buhoy at itong News Force.